So, ayun mga paps, no, mayroon tayong bagong video ng tutorial kung paano mag-apply sa Ding Dong PH. So, para magkaroon kayo ng idea mga paps, itong Ding Dong PH, para tong Lalamove tapos Mr. Speedy. So, ginawa to ni Mr. Ding Dong Dantes nitong pandemic para makatulong sa mga taong nawala ng trabaho, sa mga rider na mawala ng trabaho, para magkaroon sila ng extra pagkakitaan, lalo't mahirap yung buhay natin ngayon kasi nasa pandemic pa tayo. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-apply. So, unang-unang gagawin nyo, pumunta kayo sa www.dingdong.ph. So, punta muna tayo guys, no? Type natin. So, ayun mga paps, no? Nandito na tayo sa dingdong.ph. Ngayon, hanapin natin dito yung ito. I want to be a rider. Click natin yan. Tapos, proceed to registration tayo. So, bago pala tayo guys mag-proceed sa registration. So, ganito pala yung mga kailangan, no? Yung mga requirements. Kailangan natin ng professional na lisensya. Siyempre, dapat hindi expired. Tapos, kailangan natin yung police clearance. Siyempre, ito guys, yung mga ganitong requirements, kailangan at least 1 month hindi to expired bago mag-expired. Ganon din yung NBI o RCR ng motor. Tapos, ito guys, yung importante, yung drug test. Kasi, hindi kayo mapaprocess sa Ding Dong PH bilang maging rider kung wala kayong drug test. Tapos, yung ID picture nyo. Tapos, yung picture ng motor. So, proceed sa registration tayo. So, bago pala yung guys, napaalala lang, walang problema kahit anong motor. Wala silang discrimination sa motor, kahit China na motor. Basta ang importante, 110cc to 200cc. Tapos, 2015 to up yung model. Bawal guys yung old model sa Ding Dong kasi natanong ko na yan sa chat support nila bago ko gawin tong tutorial na to. So, proceed tayo sa registration. Nabubulol ako guys, pasensya na. Tapos, click natin tong register as rider. Let's start. Accept natin. Tapos, lagay natin yung number natin. Tapos, click natin I'm not a robot. Continue natin. Okay, let's start. So, ito na guys, yung rider information. So, guys, itong gagawin ko, huwag nyo gagayahin ha. Ito ay tutorial ko lang. So, gagawin ko ng ibang pangalan. Halimbawa, pangalan natin, Juan. Apelyido natin, De La Cruz. Ayan. Email natin, Juan De La Cruz at gmail.com. Tapos mobile number natin. Ayan. Tapos password natin. Kailangan may tatlong malaking letra. Tapos maliliit na letra. Tapos number. So click natin. Big letter natin Juan. Ay big letter natin yung Juan. Wait lang guys ha. Big letter natin yung Juan. Tapos 1, 2, 3. Ay. Juan. Juan D lang, Juan D. Juan, tapos maliit na letter D. Tapos 1, 2, 3. So, ayun, okay. Tapos ganun ulit. Big letter yung Juan. Maliit na letter yung D. Tapos 1, 2, 3. Tapos, syempre, legal age na tayo. Tapos, professional yung lisensya natin. So, ito guys, kailangan natin mag-upload ng picture. So, mag-upload lang tayo ng kahit anong picture dito kasi tutorial ko lang naman to sa inyo eh. Para magkaroon kayo ng idea. Hanap tayo ng files. So, ito, upload natin yung picture ng tropa. Wala lang problema kasi, ano eh, malamang, ano to. Hindi na tayo ma-approve dito kasi tutorial lang naman to guys. Makikita naman to ng admin eh. Uploading, tapos continue natin. Ay, ito na pala guys, yung brand ng motor, step 2 na. Wow, Suzuki tayo. Suzuki Rider 150. Model natin, bawa gawin natin 2016, ganyan.
plate number natin. O gawa tayo plate number natin, syempre ilalagay natin. Ganyan. Registration number natin. Bahala na kayo maglagay. Tapos picture ng motor. Picture ng motor. So, ayan lang guys, oh. Ito yung step 3. Kailangan dito na kailangan natin i-upload yung professional na lisensya picture, tapos picture ng clearance, picture ng NBI, picture ng motor o RCR ng motor, drug test, tapos picture nyo ng 1x1. So, ayun mga paps, no, nakapag-upload na tayo ng mga documents natin. Pero, ano, hindi talaga documents yung in-upload ko rito kasi wala naman akong drug test. Bali, nag-upload lang ako ng mga kung anong picture para matuloy yung, ano, makatuloy yung process ng registration natin para magkaroon kayo ng idea. So, guys, yung tip dito, para kasi yung tropa ko, na, ano siya, natanggap siya, kailangan talaga ng, ano, kailangan talaga nyo ng drug test para, ano, ma-approve kayo. Yun lang naman yung requirements dito. Di ko lang alam kung magkano yung drug test. Bakal 500 siguro. O depende sa ano. Depende sa laboratory na nag-drug test kung magkano. Kasi sabi niya, hindi naman daw ano, hindi naman katulad ng lalamove na mabagal yung ano, mabagal yung process ng pag ano, ng pagtanggap ng mga tao. Kasi syempre, bago lang din tong dingdong.ph. Madalit na ano, nagpaparami din to ng rider. So submit natin, no. Submit natin. So continue. So ayun guys, no. So ito na. Waiting for approval tayo. So ganyan po 'yon yung ganyan po yung magiging ano, magiging itsura kapag tapos na yung kapag tapos na kayo mag-fill up ng ano ng online, mag-apply online. So waiting lang tayo sa approval. So gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yung tip para ma-approve kayo ay kailangan nyo ng ito drug test result. Na ito yung pinaka-importante diyan mga paps kasi ito may bayad to eh. Kasi kung meron na kayong NBI police tapos ORCR, madali na lang 'yun. Tapos professional yung lisensya nyo, madali na lang 'yun. Kaso syempre kailangan ng drug test, kailangan nyo talaga maglabas ng pera. So, yun lang mga paps, no? So, sa mga mag-a-apply dyan, huwag nyo kalimutan magpa-drug test. Dapat negative para ma-approve kayo sa dingdong.ph. Saka mga paps, nagtanong din ako sa chat support. Bali, libre yung ano, libre yung insulated bag nila kapag natanggap ka. Saka uniform, saka helmet. So, hanggang dito na lang yung tutorial ko mga paps, no. So, sa mga mag-a-apply dyan, good luck sa inyo. Huwag na huwag nyong kakalimutan magpa-drug test para ma-approve ka agad kayo. Salamat sa panonood.